Ito ang latest trendy. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang isa pong legit source ang naghatid ng balita sa amin na sumulat na po si Willie Revillame sa pamunuan ng RTV ng AMBS2 at nag-resign na po siya. At sa simula sa araw na ito, wala na siyang kinalaman sa naturang stasyon na pinamumunuan ng kanyang tatay-tatayan na walang iba kundi si Manny Villar. Ito ang naging bungad ni Manay na walang iba kundi si Christopher Min sa showbiz vlog nila kasama sina Wendell Alvarez at Romil Chica na in-upload nitong lamang linggo. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayang Pilipino. At marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanilang ginaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-trendy, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please click subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated sa latest trending na balitang i-upload namin. At yun na nga! Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang parehong hindi nakapagsilata ang mga co-host ni Manay Christopher Min. Alam naman ng lahat na si Willie Revillame ang isa sa mga di umano'y policy consultant ng All TV. Kaya na siya umalis sa GMA7 pero nauna na rin ito ng mga maraming dahilan at espekulasyon ang kumalat sa social media. Ang maling tugon kaya umalis sa Kapuso Network ang controversial na host ng Wawa Win na walang iba kundi si Willie Revillame. Sa mga bagay na kanyang ipinangako, hindi lamang kay Manny Villar kundi pati na rin sa mga milyon-milyon niyang taga-subaybay sa kanyang programang Wawa Win. Dito inilahad ni Manay Christopher Min ang tunay na dahilan kung kaya napagdesisyonan ni Willie Revillame na lisanin ang GMA7 upang mag-over the backod sa bagong tayo na TV network ng mga Villar na All TV Channel 2. Utang na loob sa kanyang tatay-tatayang na si Manny Villar, ito ang naging pinakadahilan ng TV host kaya iniwan ang Kapuso Network sa kapila ng mga tagumpay na tinatamasa ng kanyang programang Wawa Win sa bakuran ng GMA7. Ang naging lahad pa ni Christopher Min, quoted. Diba utang na loob ang sinabi nating dahilan kung bakit lumipat mula sa GMA7 si Willie Revillame sa All TV? Siguro naman po, yung pag-iiwan ni Willie sa kanyang Wawa Win na talagang kumikita siya ng milyon-milyon na talagang pinumpuno siya ng commercials sikat na sikat para iwanan niya at sumama siya sa pamilya Villar at tinatanawan niya ng utang na loob ay wala na tayong masasabi pa. Wala na siyang kailangang patunayan pa. End quote. Well, siguro nga naging tama din ang desisyon sa ilan sa mga nakararaming nakasubaybay ng Wawa Win. At meron namang nagsabi na sa ginagawa na ito ay maraming kabiguan hindi lamang sa kanyang show kundi pati na rin sa kanyang sarili. Nito kasi pinagbigyan niya ang hiling ng isang kaibigan at hindi nagtagumpay. So eto na kailangan na niyang bumaklas kasi malulunod na siya at mawawala na rin ng kabuhayan. Ang patuloy pa na pahayag ni Christopher Min, quoted. Oo, ang dami-daming sumisisi kay Willie kasi umalis-alis ka pa sa GMA7, ang ganda-ganda ng estado mo dyan. Isipin mo, yung Wawa Win sikat na sikat ka, ang dami mong taga-suporta. Pero iyon nga po, yung punto ni Willie na nung panahon na walang nagtiwala sa kanya kundi Villar lang, pamilyang Villar lang ang nagbigay ng house and lot noon sa Wawa Win, ABS-CBN. End quote. Samantala, napag-usapan din sa description na iyon ang mga naging reaksyon ni Fermin sa mga nangyayaring estadong iyon sa Bulaga. Dito napag-usapan ng tatlo na sa kabila ng pamamahinga nito sa kanyang trabaho bilang host ng Wawa Win, nagbigay ng kanyang payo si Willie Revillame sa umano'y kanyang tatlong kaibigan na walang iba kundi si Tito Sen, Bossing Vic at Joey De Leon. Dito rin niya ipinunto na wala siyang balak papalitan umano ang tatlo bilang bagong host ng Bulaga na sa kabila ng maugong na balita na mawawala na sa totoong programa ang tinaguriang TVJ. Paglalahad pa niya, quoted. So bilang ganti po at tinatanaw niya ang utang na loob nung inimbitahan siya ng pamilya Villar para buuin itong AMBS2, sumama siya. Iniwan niya yung napakagandang kapalaran niya sa GMA. Pero heto nga po, ang pinakahuli, sumulat na po siya. Formal na siyang nagpaalam sa pamunuan ng AMBS2, All TV in short, wala na siya sa poder ng kanyang tatay-tatayang si Manny Villar at free na siya kung anuman ang gagawin niya sa kanyang show in the near future. End quote.
Pero ganun pa man, panahon lang ang makakapagsabi kung mananatili ang minhos na ito na sina Tito Sen, Vic Soto at Joey De Leon sa 8 Bulaga. Pero ang sinisiguro lang namin na hindi di umano magtatagal ang relasyon at pakikisama nito sa Tape Incorporated ng mga halushos dahil sa mga bagay na hindi na pagkakasunduan ng magkabilang panig. Dagdag pa niya, quoted. Alam mo Romel at Wendell, di ba sinabi ko na sa inyo na itong si Willie magaling mag-isip to. Hindi ako naniniwala na hindi ito interesado sa 8 Bulaga. Di ba nga, magkaibigan silang matalik ng tatay ni Bullet na si Robbie Halosos. Alam naman yan, kayo nang bahala humusga sa kanya. Kung ano ang kinalaman niya dyan sa sigalot sa loob ng 8 Bulaga. Dagdag pa niya, sabi nga ng source ko dyan sa loob ng kampo ni Willie, may pa-advice-advice pa daw tong tao na to sa tatlong host ng 8 Bulaga. Kaysa daw, magparaya na lang na nalinasin daw ng mga ito ang programa para na lang sa delikadesa at para naman magkaroon ng pagkakataon ang ibang aspiring host na maipakita ang kanilang galing. Hindi yung habang buhay ay dyan na sila sa 8 Bulaga. Hindi naman raw tama yon. End quote. Parehong hindi nakapagsilata ang mga co-host ni Manay Christy Fermin, alam naman ng lahat na si Willie Revillame ang isa sa mga di umunoy policy consultant ng All TV. Kaya na siya umalis sa GMA 7 pero nauna na rin ito ng mga maraming dahilan at espekulasyon ang kumalat sa social media. Ang maling tugon kaya umalis sa Kapuso Network ang controversial na host ng Wawawin na walang iba kundi si Willie Revillame. Sa mga bagay na kanyang ipinangako, hindi lamang kay Manny Villar kundi pati na rin sa mga milyon-milyon niyang taga-subaybay sa kanyang programang Wawawin. Dito inilahad ni Manay Christopher Min ang tunay na dahilan kung kaya napag-desisyonan ni Willie Revillame na lisanin ang GMA 7 upang mag-over the backod sa bagong tayo na TV network ng mga Villar na All TV Channel 2. Utang na loob sa kanyang tatay-tatayang na si Manny Villar, ito ang naging pinakadahilan ng TV host kaya iniwan ang Kapuso Network sa kapila ng mga tagumpay na tinatamasa ng kanyang programang Wawawin sa bakuran ng GMA 7, ang naging lahad pa ni Christopher Min, quoted. Diba utang na loob ang sinabi nating dahilan kung bakit lumipat mula sa GMA 7 si Willie Revillame sa All TV? Siguro naman po, yung pag-iiwan ni Willie sa kanyang Wawawin na talagang kumikita siya ng milyon-milyon na talagang pinumpuno siya ng commercials sikat na sikat para iwanan niya at sumama siya sa pamilya Villar at tinatanawan niya ng utang na loob ay wala na tayong masasabi pa. Wala na siyang kailangang patunayan pa. End quote. At yun na nga mga ka-trendy, kung kayo ang tatanungin, ano ang masasabi mo sa video na ito? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa baba para malaman ko kung ano ang naging reaction mo sa latest at trending na balitang ibinahagi namin. Maraming salamat po!